Maraming nagunyi sa anunsyong nauuna raw ang ekonomiya ng Pilipinas sa buong Asya. Magandang balita sana, pero sa aming pagsusuri ay mali at wala sa konteksto ang anunsyo. I-fact check po natin yan. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang tweet na galing sa official account ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi, nangunguna raw ang ekonomiya ng Pilipinas sa buong Asya. Base raw po yan sa World Economic Outlook na inilabas ng International Monetary Fund nitong Abril. Ang tweet ay may kasama pang graph na pinapakita na number one daw ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya base sa Gross Domestic Product or GDP forecast. Ang nasabing post ay makikita rin sa official Facebook page ng Pangulo. Mukhang magandang balita po ito, no? Pero mga kapatid, huwag munang magbunye dahil ang tweet po na yan ay medyo misleading. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Press One PH. Base sa report ng IMF, ang datos na ginamit sa graph ay para po sa kategorya lamang ng emerging markets at developing economy sa Asia na nagpapakita lamang ng 7 bansa. Dito po nauuna ang Pilipinas sa inaasang may pinakamalaking paglago ng ekonomiya. Kasama po sa pinagkumparahan ay ang bansang China, India, Indonesia, Thailand, Vietnam at ang Malaysia. Pero kung buong Asia man po ang pag-uusapan, abay mas mataas pa ang GDP growth forecast para sa Macau at ang Maldives. Emerging markets po ang tawag sa mga bansang developing o nasa gitna ng pag-unlad. Hindi po yan maituturing na developed o yung mga bansang nasa mataas na kalidad na ang ekonomiya. Kaya mga kapatid, uguliin pong magbasa at mag-research para sigurado po tayong tama ang ating nakukuhang impormasyon. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.